Hi guys, papasok na po siya. Pasok na po siya. Say hi. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. One hour later. Ubat ka bumalik. Tarahan ako. Bagal nang andar eh. Baka sa daan pa ako maano. Lalo masiraan. Baka makauwi. Tuna lang muna ako. Tain ko na lang si Joey. Sige, papaayos na lang natin. Minutes later. Ayan mga kabroom-broom, hindi ako nakapasok kahapon sa trabaho dahil nag-slide na siya. Kailangan namin nakita kung ano yung naging problema. Bali nito yung pinsan ko dahil may-ari nitong SkyDrive. Sirami ko, pinahirap sa akin. Karami rin ako magamit pagpasok. Wala pang ORCR yung aking nabiling Honda Clip 125 2020 version 2. Shout out sa pinsan ko, Joey. Ay, ano ka muna kaya? Basta naman tourist yung damit. Hala. You know. Ay! Good naman yung ating ano, yung belt natin, makapal pa, goods pa naman siya, wala naman tama pa. Ito. What is up mga kabroom-broom at welcome sa aking channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe.
At i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Alright? Alright! Yahoo! Sa video ng ito, sasabihin ko sa inyo kung paano kami nag-troubleshoot. Ano talaga ang nangyari sa motor? Siyempre, una-una namin tinignan ang CVT o yung panggilid. Inaklas namin at inisa-isa. Himay-himay ang mga pyesa kung maayos pa ang kondisyon o kailangan na palitan. Ang flyball, maayos naman, wala pa ang kanto. Slider piece, maigpit pa naman. Ang belt, okay pa, pero para makasigurado, pinalitan na namin ng bago, pati yung clutch. Ininspeksyon din namin ang torque drive. Ito mga kabrum-brum, pag nagbaklas kayo ng panggilid, make sure na mapalitan ng grasa dahil dito kumakapit ang dumi at maaaring makasira ng ating motor. Alright? Alright! Yeah, boy! O, diba? Galing ng pinsan ko. Ay, grabe. Dami ko ng puting buhok. Puti pa buhok ko. Maputi. Naputi. Ang balat ko, hindi. Anyway, highway. Pagkatapos namin maibalik, nag-test drive na kami. Pero, ganun pa rin. Mahina pa rin ang hatak. Kaya, naisipan namin buksan ang carburetor. Ay, wow. Pasensyahan nyo na. Ang dumi pa ng motor, hindi ko pa napaliguan. Aww. At eto nga, pagbukas ng carburetor, wala! Ay, walang iya, may tubig. Ang gasolina ang kinakarga ko, may halong tubig. Kaya ayun, ang resulta. Humina ang hatang ng motor. Kaya ang ginawa namin, binaklas namin ang carburetor, dinrain namin ang tangke ng gas, tapos tinest drive namin, ayun, gumanda na ang takbo niya, lumakas ang hatak. Kaya ito ang may papayo ko sa inyo mga kabrum-brum. Alamin ninyo kung binababa ang lugar ng gasolinahan kung saan kayo nagpapagas. Dahil nasa ilalim ng lupa ang kanilang imbaka ng gas. Kaya kung binabaha, may tendency na mahaluan ng tubig ang gas na ikinakarga nila sa sasakyan natin. Kaya ingat-ingat mga kabrum-brum ha, para di mangyari sa inyo ang sinapit ng motor ko. Okay po ba yun? Alright? Alright! Bago po magtapos ang aking video, gusto ko muna i-shoutout ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ang Dios Team.